Wala, wala naman problema. Nakaupo na tayo. Bakit tatayo pa tayo kung kinakailangan? Kaya nga, mag-message lamang kung wala pa si Atty. Sal para nang sa ganon. Eh, tuloy natin. Oh, pare ko, meron tayong 8 minuto bago sumapit tayo kasi ng hapon. Gusto ko lang bigyan pansin ito, pare ko, yung kasing isang pasyalan dito sa Laguna, yung EK ba, talagang pinipilit nila, pare ko, ito gusto ko lang iano, pinipilit nila na ma-encourage ang mga tourist dito sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang anong tawag ba doon, anong tawag doon sa ganon? Sa EK? Alin? Yung EK, yung Enchanted Kingdom ba? Kasi pinipilit nila, pare, na mapaganda yung magkaroon ng mga palabas doon sa kanila para yung mga turista. Kasi pagka may turista na dumarating sa atin, nakakatulong sa ating bansa. Di ba, pare ko? Lahat, kaya parang domino effect yan eh. Una, sino yung makikinabang? Makikinabang yung negosyo ng transportasyon. Yung mga negosyo doon sa lugar. Lahat madadaanan kapag meron sila, magbasang nila doon, magbabayad sila. Nakausap natin itong namamahala, pare ko, nung EK, na kung saan, ang layunin talaga, makahikayat ng mga turista patungo rito sa Pilipinas mula sa ibang bansa, maging sa ibang lalawigan, probinsya, na pumunta rito sa kanila para maipakita yung kanilang ginagawa na talagang pang-akit sa tourist, no? Hindi lang naman yung kasi nga yun, unang-una asenso rin yung lugar, yung lungsod, di ba? Kasama rin yun. Sabi mo nga domino effect. Pagka nakagawa sila na nakagawa ng mga pang-attract sa turista, yun ang resulta. Kaya nga nung isang araw nung Linggo nagkaroon sila ng mga palabas, yung Sagayla, yun ang ginawa nila, Sagayla. Nagkaroon sila kompetisyon. Pati yung mga, pinopromote nila, yung mga costume ng iba't ibang lalawigan mula sa Cebu, mula Iloilo. Pinopromote nila, kaya yun nga ang maganda doon sa ginawa nila, lahat ng mga kasuotan, yung mga costume na gawang Pilipinas sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang lungsod, iba't ibang lalawigan, probinsya, nagsuot sila. Ang 19 yata yung candidate, 19 na mga Sagayla, alam mo naman pag Sagayla kung ano yung mga gumaganap doon, di ba? So 19 na contestant at 19 na costume yung i-present nila mula sa iba't ibang bayan at lalawigan yung kanilang i-present. Ang gaganda ng mga costume, alos dala na nila yung parang tindahan na eh. Kaya marami na maraming na i-present silang mga costume mula sa ating bansa para maka-attract nga, sabi ko nga, para daw maka-attract ng mga turista mula sa ibang bansa rin na yung mga costume na sinusuot nila talagang gawang Pinoy. Ha? Minsan kasi yung mga gawang Pinoy, pwede rin nilang dalhin sa kanilang bansa yung mga foreign, no? Dalahin nila, ipakita rin nila ron, subukan din nilang gamitin. So yun ang nagiging bintahe nitong ating yung ginawa ng EK sa pamamahala ni Ma'am Cynthia Mamon. Lahat na naman yan kasamang Romel, basta turismo, kasabayan na dapat ang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa, lahat yan eh. Sa isang lugar kailangan mo rin ng turismo, lahat yan. Paano mo mahihikayat yung isang mamumuhunan kung wala kang mga amenities sa lugar mo, di ba? Kailangan talaga yan. So parte ng isang pag-unlad ng isang lugar, ng isang munisipyo, isang siyudad, yung mga amenities na katulad niyan na parte ng turismo. Kaya tayo'y binabati natin yung ating mga negosyante na mayroong mga ganung katangiang negosyo. So siyempre, binabati din natin yung lahat, alam mo, matatapos na yung panunungkulan ng ating mga
mga dating nahalal at hindi nahalal uli na mga opisyal sa iba't ibang mga lugar. Binabati din natin sila, mga, di ba? Dahil, alam mo, mayroong ibang, sabi nga natin, yung binabanggit mo nga kanina, anong naging dahilan ng mga kababayan mo dyan sa San Pedro at hindi nila pinanigan itong isang daladala ng dating nakaupo dyan, no? So, ibig lang sabihin noon na pinasasalamatan din natin sila at kinocongratulate dahil sa kanilang paglilingkod na ginawa sa mga kababayan. At bagamat hindi na sila nakabalik, may ginawa rin naman sila. Yung iba, maganda ang ginawa, hindi nga lang kinaya. Yung iba naman, pangit ang ginawa, okay na yon. Di ba, pare ko? Mm. At syempre, sige, at baka mamaya, bagay, wala pang advice yung si Atty. Salpanelo daw, no? Dalawang minuto na lamang. Babatiin ko na rin, partner, itong aking apong, si Lawrence Jeff Dinong Mahusay. Abay, nagkamit ng mataas na karangalan, no? Academic Excellence Award. Congratulations sa kanyang grade 5. Congratulations, no? Congratulations may utang ako rito. Congratulations sa lolo. Sa lolo nagmana yan. Aking apong. Iyan ang sinasabi. Sa lolo nagmana yan. Sa lolo talaga. At siyempre, happy birthday na rin dito sa aming ingat yaman sa Barangay Ugong na si Treasurer Joe Bugasa na nagdiriwang ng kanyang karuan sa ngayon. At siyempre, magandang umaga sa aming punong barangay na si Kapitan Eduardo Ed M. Nazar, no? Na mabait at masipag. At siyempre, kukondolins ko na rin, partner, yung aking kapamilya na si Armando Mando Mahusay na ihahatid na ngayon sa kanyang huling hantungan. Ngayon, ililibing na itong aking kaanak na si Armando Mando Mahusay. Muli, congratulations sa aking apong, si Lawrence Jeff Dinong Mahusay, sa kanyang nakamit na mataas na karangalan, yung Academic Excellence Award. Congratulations, Lolo. Okay, pari ko, at wala namang advice siguro, baka nandiyan na rin. Tuloy. Baka hindi tayo hindi tayo magtutuloy o ano? Tuloy. Tuloy daw ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Okay, pakilala muna tayo sa ating impilan pa muna tayo. Okay, pansamantala, magpapaalam muna tayo dito sa ating programang Reporters Hour pang Miyerkules na edisyon sa ngalan ni kasamang Errol Dacame. Ang Reporters Hour ay aming sinamahan na muna sapagkat si Boss Errol ay pumunta pababa dahil bukas yung gaganaping academy, yung gaganaping inaugurasyon ng ating bagong pangulo. So pansamantala, papaalam muna tayo sa Reporters Hour at babalik tayo sa programa ni Casal Panelo kung sakali at tayo pa rin ang tuloy-tuloy hanggat hindi dumarating, baka na nabalam si Attorney Panelo dahil sa matraffic ang lugar ngayon dahil nga merong mga paghahanda sa inaugurasyon bukas. So, maraming salamat sa lahat ng umantabay sa Reporters Hour. Ako po ang inyong katribu, Romel Madrigal. Ako rin ang inyong kasama, si kasamang Jimmy Mahusay. Okay. Pasamantala po, bye-bye. Kung sakali, mia-mia, magkita-kita ulit tayo. Bye-bye po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel.